Hey guys, so today, update ko lang ako dito sa ating copy trading, no? And ngayon, meron tayong mga negative dito. And for me, it's better to discuss this para hindi naman puro wins yung discussions or topic natin dito sa challenge copy trading natin, guys, no? But before we start, please like this video first. Subscribe yung YouTube channel natin and turn all the bell icon para ma-notify kayo dito sa mga updates natin, educational content, and other crypto updates, guys, no? So, for now, I'm checking dito ng ating portfolio. Ito, meron tayo ditong mga negatives, guys. Papakita ko sa inyo in a few minutes and discuss din natin dito, guys, yung pinaka details kung bakit siya nagkaroon dito ng negative. It's a low quality of trades itong selection ko dito, guys, na it's Doge USDT. Open pa rin to, pero meron ako ditong nakita na magandang divergence, but yung pinaka-action plans ko dito, if ever na mag-again sa bias ko yung price action, is that I have stops naman, guys. So, dito, guys, ayan, makikita nyo. Meron ako ditong negative, no, ito. So, negative ako dito for Doge USDT. Masyado ako dito nag-overextend ng averaging, guys, no. Kasi dito sa challenge na to, I have stops naman pero medyo malalim, no. Yung pinaka-strategy ko kasi dito is that I do average, I do small, I open up trades or entry ng small amount, and then after that, kung kailangan na i-average siya, is that doon ako nagkakaroon ulit ng averaging execution, guys, no. So kanina, yung scenario naman kanina dito for Doge is that small entry ito, tapos meron akong mga average setup doon na open positions na entry, tapos na trigger siya nung nagkaroon ng pagbaba ng presyo, guys, no. Pero during that time kasi on the way tayo from Bataan to Pangasinan to Baguio, so hindi ko or wala akong visibility doon sa pinaka positions, guys, no. And sa phone kasi gusto ko din i-access pero walang, hindi ko ma-access itong pinaka account na to, guys, no. So sa laptop talaga siya. So yun, nag-average siya, pero after that nagkaroon siya ng executions kanina. And dito, I mentioned kanina na low quality trades to kasi alam naman natin, nag-update ng logo si Twitter from Bluebird to Shiba Inu na icon, no? And if ever na mag-update ulit yon to Bluebird, is that it's negative catalyst yan, guys, no. So yun siguro yung isa sa mga mistakes, no. It's a mistakes on my end, but dito open positions pa rin to. Meron naman ako ditong action plans, guys. So dito pala yung portfolio natin dito. Itong negative na to, guys, is that it's my profits naman to the past few days, no. Pero lagi kong sinasabi to, guys, na especially doon sa mga nag-check dito sa ating portfolio, na hindi recommended or guaranteed itong ating copy trading, guys, no. I just want to have my self growth on my end and then for the challenge, guys, no. So yun, ito is still profits pa rin naman to, 7 days, pero 30 days, ito yung pinaka-profits natin, guys. So, try natin i-refresh para mas makita natin dito yung overall. So, 7 days profits, 30 days profits ito. Intact pa naman to, 899. Pero we have negatives dito, guys, no. I transferred din dito kanina ng 200 USDT just to cover yung average. Pero ipapasa ko na lang ulit going to the spot after na magkaroon dito ng recovery sa price actions ni Doge, guys, no. Pwede ko naman siyang i-exit sana dito, pero meron ako nakita dito na good divergence naman, no, between CCI and price actions sa 15 minutes, no. Along this video, makikita nyo on how I overcome this kind of scenario dito sa copy trading challenge natin, guys, no. And to overcome naman yung mga gantong scenario losses, I usually disconnect muna sa PC or laptop sa charts, no. And kung meron kayong books, you can try to read ng mga other informations sa libro. And yeah, pwede rin kayong magkape-kape muna. Take a break lang, guys, no. And huwag nyo masyadong emotionally yung sa trades nyo kasi mas madi-distract kayo dun, guys, eh. So for me, much better na meron gantong scenario dito sa copy trading challenge natin, guys, no, kasi it's part of the game, eh. So it is what it is, and yeah, just disconnect, read books, take a break, no, and kung meron kayong coffee, lakad-lakad, kumain sa labas, just spend your time
with your family or friends, and ganun lang. Usually I do bowling din, and kung merong mga recreational activities na pwedeng gawin, no? Sobrang importante kasi guys yung mental health natin, no? So kailangan dito sa trading, if ma-encounter natin yung mga gantong scenario or losses, is that dapat balance pa rin guys yung mindset natin, yung emotion natin guys, no? Kasi in trading we have hope and fear, eh. So if ever na any of that ng emotions natin is get distracted, medyo mahirap guys, no? So kailangan nating i-take care yung ating mental health guys, no? Aside from our assets, napaka-importante na kailangan din natin i- sa alang-alang yung pinaka-mental health natin guys, no? Yeah, mental health and emotions, napaka-importante yan guys sa trading. Keep move forward, and yung mga mention ko kanina is that hopefully nakatulong sa inyo din guys, no? Kasi I've been trading for almost 6 years na dito in crypto. Sobrang volatile na market, and if you can't manage your mental health or emotions, madidistract ka talaga guys, eh. So yun, hopefully nagkaroon kayo dito guys ng ideas or kahit pa paano na-inspire or motivate ko kayo dito. And along this challenge guys, I'll show you how I manage or how I overcome this kind of scenario, this kind of losses. Before we end this video guys, please like this video if you feel inspired or motivate. Spend your time with your family during this Holy Week guys, no? So enjoy your day, and kung hindi nyo pa pala guys napapanood yung video natin na ginawa ko before, wherein aside from copy trading kasi guys, or day trading, copy trading challenge natin dito, meron pa tayong passive income dito guys na ginagawa sa ating end guys, no? Which is the grid trading strategy yun, kahit busy tayo is that nagkakaroon siya doon ng execution. So panoorin nyo lang tong video na to guys, click nyo lang yan, and for ideas, see you sa video na yan guys. Maraming salamat ulit sa panunood, ingat tayong lahat, and bye for now.